bago natin iwanan ang buwan ng birthday ng Philippine Sports Commission, buwan ng Enero, ikinalulugod kong samahan ninyo akong balikan ang nakaraan at kilalanin ang mga magigiting na naging pinuno ng Philippine Sports Commission. Alam niyo ba na 10 beses na nag-welcome mga kawani ng Philippine Sports Commission ng kanilang chairman? Sa nakaraang 31 taon na nindidilbihan sa bansa ang ahensyang ito, 6 na presidente ng Pilipinas ang nagtalaga ng bagong chairman ng Philippine Sports Commission magmula kay President Cory Aquino hanggang sa kasalukuyan. Alam niyo ba na ang may pinakamahabang paninirbihan sa Philippine Sports Commission na higit na 9 na taon na ay walang iba kundi ang ating kasalukuyang chairman na si Ginoong Chairman William I. Ramirez. Nanilbihan siya ng 2 terms noong panahon ni President Gloria Arroyo at ni kasalukuyang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung si Chairman Ramirez ang may pinakamahabang paninilbihan sa Philippine Sports Commission, si Dr. Aparicio Meki naman na pumalit kay Attorney Hechanova ang may pinakamaiksing taong paninilbihan. Alam niyo bang sa taong 1993 na nagkataong panahon ng 17th Southeast Asian Games ay nagpalitan ng Philippine Sports Commission chairmanship mula kay Dr. Meki at kay dating mayor ng Manila na si Emiliano Lopez? Sa SEA Games na to, naganap sa Singapore, 6 na kababaihan ang namayagpag at nag-uwi ng gold medal sa bansa. Sila ay si Judy Ann Malines ng judo, Leonor Estapador ng fencing, Akiko Thompson ng swimming, Marietta Tapangin, Magno ng track and field, at Jennifer Howe ng wush. Panahong ito rin, nagwagi ang women's volleyball team ng gold medal na hindi na naulit hanggang sa ngayon. Alam niyo ba na ang dating mayor ng Manila na si Emiliano Lopez ang 3rd pinuno ng PSC at siya ay naging atleta ng swimming, boxing, at basketball? Sa panahon ng kanyang paninilbihan, namayagpag ang isang Elma Muros na tinaguri ang 2 Queen of Philippine Athletics dahil sa 3 medalyang gintong na iambag niya sa Pilipinas noong 1995 sa Southeast Asian Games na naganap sa Singapore. 5 ring kababaihan sa Taekwondo ang naguwi ng 5 medalya mula sa Asian Championship kaya ni Nelia C. na naguwi ng silver. Alam niyo bang mula noong 1996 hanggang 1998, isang Philip Wico ang naging chairman ng PSC? Naging chairman siya ng Philippine Superliga, isang semi-pro women's volleyball league. Yeah. Matunog ang 2 kababaihang atleta noong panahon niya. Isang batang-batang gymnast na si Pia Adele Reyes ang nag-uwi ng 3 ginto at 2 silver mula sa 1997 Southeast Asian Games. Si Elma Muros ay nagtuloy ang kanyang napakagandang pagwawagi sa hepaklon at long jump naman. Si Carlos Tuason naman ang panglimang chairman ng Philippine Sports Commission. Panahon niya noong ginanap sa Bacolod ang 1999
Asian Football Confederation Women's Championship na kung saan napuno ng sukdulan ang Panaad Station sa Bacolod. Alam niyo rin bang sumunod sa kanya ay ang dating swimming champion at Olympian na si Eric Buhain na naging chairman din ng Games and Amusement Board? Isang hari ang pinaman na dating congressman at naging chairman sa taong 2009 hanggang 2010. At si Ricardo Garcia naman, isang golfer, ang isang pangsiyam na namuno ng Philippine Sports Commission noong 2010 hanggang 2016. Ang pagkapanalo ng kasalukuyang presidente na si Rodrigo Roa Duterte na appoint muli bilang chairman ng Philippine Sports Commission si Ginoong William I. Ramirez. Siya ay may pinakamahabang panahong paninilbihan na chairman sa Philippine Sports Commission at pinakamaraming milestones na nagawa sa sports sa bansang Pilipinas. Dalawang SEA Games naman na ginanap sa bansa ay nagkataong nangyari sa kapanahunan ni Chairman Ramirez. Hanggang dito na lamang ang ating K-Sports at abangan niyo po ang aming mga susunod na kabanata.